Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. So pinapakita dito ang Maynila bilang NOAA, yung meron siyang mga elemento na madilim, na nakatatakot, nakapangihilakbot. It's telling the truth about Manila in an intellectual way. Dinala kami ron, wala kaming hanap buhay. Diba ron, wala. Ang layo ng trabaho eh. Kaya kami tiga-tundo, talaga bumalik kami rito. Dito na kami talaga. Pwede na magsimula na maglipat dito yung mga beneficiaries namin. Target po namin by October, mga 3 buildings, that is 330 housing units. Patuloy ang isinasagawang relokasyon ng mga informal settler mula sa mga daluyan ng estero sa Metro Manila. Ang kanilang paglilipatan, 10 housing projects na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos para sa may 6,000 pamilya. Ang isa rito ay condominium tower pa sa Smoky Mountain sa Tondo. Binisita namin ang pagpapagawa ng mga ito at inalam kung kumpleto ba ang pasilidad para matawag nga itong home sweet home. Nakaambang alisin ang halos 200 kabahayang ito sa gilid ng Estero de Sunog Apog sa Maynila. Isa kasi ito sa may 8 priority areas na nais walisin ng gobyerno kung saan may mga naninirahang illegal settler sa mga daluyan ng estero at ilog sa Metro Manila. Kabilang sa maaapektuhan ay ang pamilya ni Mang Pablo. Mahigit 30 taon na raw sila sa lugar na ito. Minsan na raw silang na-relocate sa Norzagaray, Bulacan. Pero bumalik dito sa Maynila dahil sa hirap daw ng buhay doon. Dinala kami ron. Wala kaming hanap buhay. Diba ron? Wala. Ang layo ng trabaho eh. Pupunta kami dito sa Maynila para magtrabaho. Pamukha na ng pamasaya. Mahal-mahal naman. 200 mahigit. Kaya kami tiga-tundo, talaga bumalik kami rito. Dito na kami talaga kami. Malayo raw sa kabuhayan, yan ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa mga informal settler ang ayaw magpa-relocate sa mga probinsya. Kaya naman ang solusyon ng gobyerno, in-city relocation o dito na mismo sa syudad ang paglilipatan. Sa kasalukuyan, mayroong 10 housing projects ang National Housing Authority para sa mahigit 6,000 pamilya mula sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Ongoing ang mga construction ng housing unit sa Smoky Mountain, Tala at Camarin sa Caloocan, sa Pasig, Quezon City, sa Valenzuela at San Jose del Monte, Bulacan. Mayroon ding 3 housing projects sa Navotas. Lahat ng ito nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Isinama namin si Mang Pablo sa isa sa construction site sa may Smoky Mountain sa Tondo, Maynila. Dito malilipat ang ilang mga pamilya mula sa Pasig River, San Juan River at Estero de Sunog Apog. Disyembre noong nakaraang taon, inumpisahan ng konstruksyon ng 9 na low-rise building at may tigli 5 palapag. Pwede na magsimula na maglipat dito yung mga beneficiaries namin. Target po namin by October, mga 3 buildings, that is 330 housing units. By November, another 2 buildings comprising of 220 units, and by December, meron pa kaming isang unit na pwedeng makumpleto. Mayroong kabuuang 970 unit ang maaaring mapaupahan sa oras na matapos ang mga ito sa 2014. Sa paglilibot ni Mang Pablo sa model unit, sinuyod niyang mabuti ang buong kwarto. Maganda naman, isa pa kumpleto naman, may mga tubig, ilaw, may kubeta. Luwag, ito lang, pamilya. Bukod sa kompletong pasilidad, inikot namin ang komunidad kung gaano nga ba ito kalapit sa mga pangunahing pangailangan ng pamilya. 5 minutong lakad lang, mararating muna ang talipapa. Walking distance lang din ang barangay hall at health center. 15 minutong lakad naman, matutuntun muna ang pinakamalapit na eskwelahan dito. At 5 minutong lakad pa, mararating na ang Tondo Medical Center. Binisita rin namin ang relocation sa Disciplina 2 Village sa Valenzuela City. Dito dadalhin ang mahigit 500 pamilya mula sa Tulyahan River sa Valenzuela. 18 building ang itinatayo na may 3 palapag. Inaasahang may matapos na 72 units sa katapusan ng Setyembre.
Dito nakilala namin si Aling Helba na 3 taon na ring nakatira sa lugar. Mula rin sa Tulyahan River, inilipat sila dito sa Gawad Kalinga Housing Project na katabi ng construction site. Sana magkaroon kami dito ng health center. Ang hospital, medyo malayo talaga siya. Dalawang sakay. Kasi hindi siya pwedeng idiritso na tricycle. Kailangan siya sakay pa talaga ng jeep. Dahil nga looban ng relocation area, malayo rin ang eskwelahan. Ang kanilang mga asawa na nagtatrabaho pa raw sa Makati o Quezon City, kailangan mamasahe ng higit 100 sa isang araw. Magastos po yung transportation, namamasahe tayo. Kaya nga yung mga iba dyan, talagang bumibili sila ng mga motor. Hulugan, kahit pa paano, nakakatipid sila sa pamasahe. Dito naman sa Kamarin, Caloocan, kauumpisa lang ang paggawa ng 10 building nitong Pebrero. May kabuuang 1,200 units ang inaasahang matapos sa susunod na taon. We have a commitment na we will finish at least 4 buildings by end of December. Hopefully, may lilipat natin ang mga 480 na ISF. ISF coming from Caloocan, then from other cities within Metro Manila. Very accessible raw ang lugar dahil paglabas pa lang kasi ng relocation area, may mga tricycle na babiyahe patungo sa main road at dito magkakalapit na ang ospital, eskwelahan at maging shopping mall. Ang mga in-city housing unit na ito, mas mahal ang upa kaysa sa probinsya. Kumpara kasi sa 200 pisong renta sa unang 5 taon mo sa off-city relocation, dito aabot ng 1,200 pesos ang upa kada buwan. Kaya mahirap man daw para kay Mang Pablo, pagsisikapan daw niya para makuha ito. Kailangan talagang, kailangan talaga maghanap buhay, kailangan para mabuhay ganyang pamilya ko. Ligtas at mas maaliwalas na buhay. Yan ang nais ibahagi ng ating gobyerno para sa ating mga salat na kababayan. Pero sa paglipas ng panahon, ang lahat ng mga bagong pabahay na inilalaan para sa ating mga kapatid, sana naman ay hindi matulad sa mga ito. Ako po si May Ann Los Baños, nag-uulat para sa Reaksyon.